may supernatural na pwersa sa likod ng musika. Isang supernatural na pwersa na hindi maikakaila. Sinasamba ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng musika. Pinupuri ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng musika. At maging sa kulto, minsan ay chinachannel nila ang kanilang mga espiritu sa pamamagitan ng musika. At ito ang ginagawa nilang pagkakataon na ang supernatural na pwersa ay may dala nila sa mga tao. Ngunit hindi alam ng karamihan na ito ay supernatural na pwersa na umaalalay sa mga musikang makabando na nagbibigay ng daan upang madoktrinahan ang mga taong nakikinig nito. Ito ang isang supernatural na pwersa na hindi may pagkakaila na binabanggit mga kaibigan sa luma at bagong tipa ng Biblia. Maraming mga sanggunian o referensya ang tumuturo sa nakatagong kapangyarihan ng musika. Paulit-ulit itong sinasabi ng Biblia. Nakikita natin ang mga pagkakataon sa kapangyarihan ng musika. Katulad na lamang ng pinabanggit ng pangalawang Chronicles 5:13-14. Ang mga mang-aawit ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon na tinutugtugan ng mga trompeta, pompyang at iba pang mga instrumento. Ito ang kanilang inaawit. Ang Panginoon ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pagkatapos may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon. Hindi na makaganap ang mga pari ng kanilang gawain sa templo dahil sa ulap. Dahil binalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang kanyang templo. Kung ating makikita, dito ay may diin sa katotohanan na ang kanilang musika ay nakadirekta sa Diyos at bilang tugon, ang Diyos ay bumababa na nakikita sa anyong ulap at pinuno ang templo ng aura ng kanyang kalulhatian. Ang kalulhatian ng ating Panginoon ay bumalot sa tahanan na ang mga pari ay hindi nagampanan ang kanilang mga tungkulin. Ang mga pari ay hindi nakatayo. Isa ito sa mga pinakadakilang paraan upang maranasan ang kalulhatian ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Isa pang pagkakataon na nagpapakita ng kapangyarihan ang musika, makikita sa Biblia na noong unang panahon sa paghahari ni Haring Jehoshaphat, tatlong makapangyarihang bansa ang bumangon laban sa Huda at nanalangin si Jehoshaphat sa Panginoon. Humingi siya ng tulong at ito ang kahanga-hanga, kaibigan, na habang sila ay kumakanta ng papuri at tumutugtog ng mga instrumento ng musika, papuri sa ating Panginoong Diyos, ang Panginoon ay ipinanalo niya ang labanan. Pangalawang Kronika 20:21-22. Pagkatapos niyang makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inaawit. Pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga taga-bundok ng Sair. Oo mga kaibigan, ito ang power ng musika na nagbibigay puri sa ating Panginoon. Ito rin ang nangyari kay Pablo at Silas na habang pinupuri nila ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awit, ito ang nangyari. Mga Gawa 16:25-26. Nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Oo kaibigan, paulit-ulit sa Biblia, nakikita natin ang mga pagkakataon ng kapangyarihan ng musika. Nakikita natin ang mga pagkakataon kung saan ang musika na nagpupuri sa ating Panginoong Diyos at sumasamba sa kanyang banal na pangalan ay nagresulta ito sa pagpasok at paglapit sa eksena ng banal na espiritu. At nakita natin ang manifesto ng presensya ng ating Panginoong Diyos na laging nahahayag. Kaya naman naisip natin kung anong klaseng espiritu ang naaakit sa musika na nagsasalita patungkol sa sex, droga at rock and roll.
may supernatural na pwersa sa likod ng musika. Isang supernatural na pwersa na hindi natin naipagkakaila. Mahalay. Mahalay. Sobrang mahalay, kaibigan, ang mga tugtugin na makamundo. Huwag nating minamaliit ang kapangyarihan ng musika. At dahil sigurado ako sa iyong sariling personal na buhay, nakikita mo kung paano dumidiretso ang musika sa iyong katauhan at dumidiretso ito sa iyong subconscious mind. Yung mga kanta na hindi natin napapansin na ating pinapakinggan. Ngunit dahil madalas itong napapakinggan natin sa mga tindahan at mga pampublikong lugar, kahit na ayaw natin itong pakinggan, ay dumidirekta ito sa ating kalangan, sa ating puso. At maging ako, kaibigan, napapakinggan ko ang mga lirik ko ng mga kanta na nagbibigay ito ng atraksyon sa ating kaisipan. Ngayon, hayaan nating suriin ang relasyon sa pagitan ng musika at mga demonyo. Unang Samuel 16 verse 23. Sa tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu na ipinapadala ng Diyos, tinutugtog ni David ang kanyang alpa. Pagkatapos umalis kay Saul ang masamang espiritu at mabubuti ang kanyang pakiramdam. Kung ating mapapansin dito, mga kaibigan, na napaka-importante na habang tayo ay dinodoktrinahan na mga musikang hindi magaganda, ang mga musikang makamundo, ang tanging lunas nito, kaibigan, ay musikang makalangit. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay isang pangunahing tuntunin ng interpretasyon at aplikasyon na hindi tayo dapat gumamit ng isang talata sa pagsasalaysay upang patunayan ang isang doktrina o magmungkahi kung ano ang nangyayari at dapat na naangkop sa lahat, dahil hindi naman lahat ay ganito ang nangyayari, kaibigan. Ngunit karamihan kasi, kaibigan, ng mga kanta ng mga mundo ay tumutukoy sa droga, sex, at violence. Ang insidenteng nangyari kay David at Saul ay nagpapahiwatig lang na ang lunas, mga kaibigan, sa lahat ng ating magulong pag-iisip dahil sa ating napapakinggang mga rock and roll at mga kantang sensual ay mga kanta na makalangit. Sa antas, mga kaibigan, na mababaw, ang musikang pinapakinggan mo ay medyo nagpoprograma sa iyo. Mayroong isang termino na karaniwan sa komunidad ng computer science at mathematics na tinatawag na GIGO, o sa English, mga kaibigan, garbage in, garbage out, na ang konsepto ng prinsipyo ay binuo sa ang paniniwala na ang kalidad ng output ay tumutukoy sa kalidad ng input. Isang halimbawa, kaibigan, kung ang isang mathematical equation ay hindi wastong nakasaad, ang sagot ay malamang na hindi tama. Katulad nito, kung ang maling data ay naipasok sa isang programa, ang output ay malamang na hindi nagbibigay kaalaman at ito ay katulad ng paraan ng ating pag-iisip. Kung ginugugol natin ang iyong araw sa pagkinig ng musika na naghihikayat ng imoralidad at karumihan, huwag kang magtaka kung imoralidad din at karumihan lang ang iniisip mo. Garbage in, garbage out. Kaibigan, hindi mo maaaring gugulin ang iyong araw sa pagkinig ng musika na nangihikayat ng malaswang pag-ugali at umasa na mamuhay ng banal at matuwid. Garbage in, garbage out. Hindi mo maaaring gugulin ang iyong araw sa pagkinig ng musikang nagpapadakila sa Diablo at pagkatapos ay aasahan mo na lalakad ka sa presensya sa harapan ng Diyos. Garbage in, garbage out. Hindi mo maaaring gugulin ang iyong araw sa pagkinig ng musika na nagbubunyi sa pera bilang isang Diyos at asahan na mamuhay ng isang buhay ng pagsamba at pagsamba sa isang tunay na Diyos. Garbage in, garbage out. Madalas mong marinig ang tanong na itinatanong, okay lang bang makinig ako ng secular na musika? Ang sagot sa tanong ito ay tatlo pang tanong. At ang mga tanong ay, mas pinalalapit ka ba nito sa Diyos? Paano ito nakaka-impluensya sa iyong saloobin kung ikaw ay nasa harapan ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat? Pakikinggan mo ba ang kanta na yan? Kung ang sagot mo ay hindi, then hindi mo kailangang makinig sa mga musikang ito. Responsibilidad mong piliin kung ano ang iyong pakikinggan. Oo, ang buong mundo ay maaring magpatugtog ng musika na hindi banal. Ngunit sa iyong tahanan at sa iyong sasakyan at sa iyong mga headphones, meron ka pa rin pagpipilian kung ano ang iyong pakikinggan. May mga dakilang Kristiyanong ministro ng musika na ginamit ng Diyos upang basbasan ang katawan ni Kristo
noong mga nakaraang panahon at may mga ginagamit pa rin siya na mga musikero na pagpapalain ang ating mga puso, ganun din ang ating kontemporaryong panahon. Maari mong punan ang iyong opisina at ang iyong tahanan sa musika ng lumulalhati sa Diyos at pagkatapos ay kumanta ka. Kung ito ang iyong ugali, ang iyong tahanan at opisina ay mapupuno sa presensya ng ating Panginoong Diyos, huwag kang magtaka kapag nagsimula kang makaranas ng paglapit sa ating Panginoon. Ang salita ng ating Panginoon ay binabanggit niya, James 4 verse 8 or Santiago 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayo mga makasalanan, mamuhay kayo ng manunis at kayo mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Kung nakikinig ka, kaibigan, sa hindi maka-Diyos na musika, hindi ka lumalapit sa Diyos. Kaya huwag lamang makinig ng musika dahil sa ito ay maganda, dahil ito ay magpapasigla sa iyo. Makinig ka lamang sa isang musika na tunog na lumulalhati sa ating Panginoong Diyos. Upang mamuhay ka ng banal, kailangan mamuhay ng sinasadyang buhay na hindi ka maaaring mamuhay nang walang pakialam. Sumabay sa uri ng daloy ng buhay dahil ito ay patutungo sa daloy papuntang impyerno. Ito ang makamundong lipunan natin. Kaya naman kaibigan, anong uri ng musika ang mayroon ka sa iyong mga device, sa iyong cellphones, sa iyong laptop? Tinutulungan ba nito ang iyong kaluluwa na umakyat sa ating Panginoong Diyos? O sinisira ba nila ang iyong puso? Oras na para suriin ang iyong napiling musika at gumawa ng desisyon na mag-uugnay sa iyo kasama ng Espiritu Santo. Philippians 4 verse 8, binabanggit niya dito. Bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Philippians 4 verse 9, ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Oo mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na hindi mapulyot at matungisan ang ating isip, ang ating kaisipan. Tumanggi tayo sa anumang tunog na hindi lumululhati sa Diyos kung ano ang sinasabi ng Biblia na gawin natin ay magpapaalala sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga espiritual na awit na umaawit ng may biyaya sa ating puso para sa ating Panginoong Diyos. Colossians 3 verse 16, itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Magkaroon tayo ng karunungang kaloob ng ating Panginoong Diyos. Piliin natin ang mga musikang kailangan nating pakinggan. Na bagaman ang ating puso ay polluted na, ang ating mga aksyon ay hindi na maganda ang kanyang ginagawa. Nais ng ating Panginoon na lumapit ka sa Kanya. Ituon natin ang lahat ng ating pandinig, ang lahat ng ating mga nakikita sa mga espiritual na mga bagay at tumingin tayong higit sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin ang Kanyang mga salita at tayo pagpapalain Niya panghabang buhay. At mararanasan mo ang tunay na kaligayahan. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. TikTok ang pinaka-dehumanizing at hindi makatao na application ngayon na nagpapalaganap ng hindi makatao na moralidad. Ito ay isang platform sa mga teenagers na kung saan ay ine-enterprise nila ang kanilang mga katawan na tila baga mga strippers o mga babaeng bayaran na sumasayaw sa mga clubs para sa viewing pleasure ng mga teenager na mga kalalakihan at ganun din ng mga pedophilias kung saan ang TikTok ngayon ay kinukonsidera ng mga expert na isang societal diarrhea at habang ang mga kababaihan gayon din ang mga kalalakihan ay nag-earn ng mas maraming views at subscribers at subconsciously ang mga teenager ngayon ay pinapractice nila ang pagiging strippers sa kanilang pagtanda. Ika pa ng isang personalidad
na si Andy Wuho. Sa hinaharap, ang lahat ay magiging sikat sa loob ng 15 minutes. At ang tanong ay, bakit kaya ang TikTok ay isang parasite sa ating lipunan? At bakit ang CEO ng Reddit ay dinidescribe ang TikTok bilang isang parasitic at spyware? At bakit ang lahat ng mga gobyerno sa buong mundo ay sobrang nababahala? May nangyayari na kakaiba sa TikTok. Part 1. Demoralization, hindi exaggeration, na ang TikTok ay sinisira nito ang ating society. Ito ay dahil ang TikTok ay ang most downloaded app. Mas marami pa ang download ng TikTok kaysa sa Facebook, Instagram, WeChat at marami pang ibang platform. At ang karamihan sa mga napapanood sa TikTok ay mga teenager na ipinapakita ang kanilang buti, ang kanilang mga katawan at ang mga malalaswang mga sayaw na kinagigiliwan ng mga malilibog na kalakihan. Katulad na lamang nito, isang 16-year-old na babae na kung saan mayroon siyang skinny na clothing at Under Armour na bra at wala siyang ibang ginagawa kundi i-shake off ang kanyang katawan at ipakita ang mga sexy na galaw. At sa pamagitan lamang nito ay nakagain ang babaeng ito ng 100 million subscribers, 1 million na mga followers sa TikTok at karamihan sa mga followers nito ay ang mga malilibog at mga manyak na mga kalalakihan. At dahil dito, karamihan sa mga sikat na TikTokers ay iniiwan nila ang kanilang pag-aaral upang sumayaw sa harapan ng mga milyon-milyon na malilibog na mga kalalakihan. At dahil sa panonood nito, nag-i-increase ang mga pleasure desire ng mga utak ng kalalakihan, lalong higit na tinatawag ito na dopamine dragon. Ang TikTok ay na-design para hikayatin ang lahat ng mga kababaihan na sumayaw at ipakita ang kanilang mga sexing katawan habang pinagpepestahan ng mga mapansamantala na mga kalalakihan. At hindi lamang ito, pati ang mga bata ay tinatrain na rin ng mga magulang kung paano sumayaw ng mga malalaswa sa harapan ng mga maraming mga tao. At pati na rin ang mga lalaki na mga bata ay sumasayaw na rin ng mga sexy na mga galaw. At dahil dito, halos karamihan ng mga bata ngayon ay nagiging parte ng LGBT community. At ang TikTok ang isa sa mga salarin kung bakit nangyayari ang mga ito. At kayon din, mapapansin natin ang TikTok ang nagbibigay sa mga batang kalalakihan na matukso na gumawa ng mga premarital sex sa iba't ibang mga kababaihan na kung saan nakakakuha sila ng mga STD na hindi alam ng kanilang mga magulang. At ganun din, ipinapakita sa TikTok na ini-encourage ang mga teenager na pag sila ay nabuntis, kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, ay kailangan nilang i-abort ang mga bata sa kanilang sinapupunan. At ito ay aking sinasabi dahil may bagong pag-aaral ngayon na pag mas marami at mas matagal ang ating panonood sa TikTok ay nagdudulot ito ng matinding depresyon, lalong higit sa mga tao na hindi masyadong nag-exercise. Nauubos ang kanilang mga dopamine dahil sa kapanonood ng mga TikTok videos. At ang pagiging sikat ay kinakailangan ng matinding talento. Ngunit ngayon, sumayaw ka lang sa TikTok. At kung ikaw ay may magandang hubog ng katawan, ay madali kang pagpepestahan ng mga tao sa social media. At ang pinakasusi lang naman para maging patok ang video mo ay kung may kabastusan ito, ay masisikat ka. At kung mas bastos ang iyong ipinapakita sa TikTok o anumang klase ng social media site, ay mas magtre-trending ka. Hello, sino ka? Nandito ako para tulungan ka. Kaya kitang gawing mayaman. At kaya kitang gawing sikat. Talaga ba? Kailangan mo lang gumawa ng isang bagay. Maghubad ka sa maraming mga tao at i-worship mo ako. Talaga bang mag-work yan? Oo naman, mag-work yan. Gagawin kitang mayaman. Ayaw mo yun? Ngunit ang kapalit nito ay kaibiganin mo ako at ibigay mo ang kaluluwa mo sa akin. Meron ba tayong deal? Deal. Ganito ang nangyayari ngayon sa mga kabataan ngayon na hindi nila alam nakikipag-deal sila kay Satanas na sila ay nag-aalay ng kanilang mga talento sa pagiging malaswa sa harapan ng social media
at ang kapalit nito ay kasikatan. At dahil dito, ito rin ang nangyayari sa mga kababaihan. Nagiging narcissistic sila, ibig sabihin, mas napapamahal sila sa kanilang sarili kaysa sa pagmamahal sa ibang tao. Ang importante lang sa kanila ay ang tinatawag na self-love. At bagaman nagtatrending ang TikTok, ay dapat natin itong iwasan. Ito pa ang sabi ng isang doktor na si Dr. Julie Albright. Napanood natin at napakinggan natin si Dr. Albright patungkol sa psychology kung paano natitrigger ang mga dopamine natin sa ating utak at kung paano ito nauubos na nag-lead sa depresyon. At pinabanggit din na ang TikTok ay isang cyber threat. Ito pa ang sabi sa isang pagpupulong sa United States of America na binabanggit nila na ang TikTok ay kinukuha ang lahat ng mga private data sa iyong cellphone. Kabilang na dito ang iyong address, ang mga pictures mo sa cellphone, ang mga nakasave na notes, ang mga nakasave na numbers, ang mga conversation mo sa kanino man ay nare-record at na-identify ng TikTok. Ito pa ang sabi ng isang personalidad sa United States of America. Tunay nga na walang magandang naidudulot ang TikTok sa ating lipunan at ito ay ginagamit ni Satanas upang tayo ay linlangin niya at ipokus ang ating atensyon sa mga karumal-dumal na mga gawain na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Ngunit nais ng ating Panginoon na burahin natin ang mga bagay na nagpapalapit sa atin sa kasamaan at ipokus natin ang ating atensyon sa isang bagay na magpapalago sa atin sa ating spiritual life. Ang mga tao sa Hollywood, sa music industry, ay mayroon lamang iisang goal at ito ang ilid ang mga tao sa kadiliman ng okultismo at sa proses ng pagkalaban sa ating Panginoong Diyos at sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang mga music at mga movies. Katulad na lamang ng isang American hip-hop artist na sikat sa panahon natin ngayon na si Azealia Banks. Siya ay nakapag-perform sa napakaraming mga platform sa music industry. At sa kanyang kasikatan, kanyang iniimpluwensyahan ang kanyang mga fans na mag-practice ng witchcraft. At siya ay hindi nahihiya o natatakot man lang na ihayag ito sa publiko. Atin siyang panoorin, mga kaibigan. Times about witchcraft, like very cryptically. Do you practice magic? What are your favorite spells? The egg spell. The egg spell? You cleanse yourself with an egg, right? Pass the egg all over yourself, praying for all of your negativity to go away into the egg, right? When you crack it in the crossroad and you walk away and you don't look back. Ngunit hindi lamang siya, mga kaibigan, ang artist sa Hollywood na gumagawa ng witchcraft. Sapagkat sa Hollywood, halos karamihan sa kanila na may involve ang satanic at demonic, gayon din ang okultistang mundo na sa mga nagdaang mga taon. Ito lamang ang mga ilang mga artist na nag-expose ng kanilang pananampalataya na may kinalaman sa Illuminati. Katulad na lamang ni Jay-Z, Beyonce, Lady Gaga, Rihanna at marami pang iba. At ganoon din sa mga pelikula na katulad ng isang movie star na si Megan Fox. Inadmit niya sa isang television show na siya ay umiinom ng dugo ng kanyang partner bilang isang okultistang ritual. At ito ang ebidensya, mga kaibigan, atin siyang panoorin. We do consume each other's blood on occasion for ritual purposes only. It is used for a reason and it is controlled where it's like, let's shed a few drops of blood and each drink it. Mga kaibigan, ladies and gentlemen, ito ang kultura ng Hollywood. Ang kultura na inilalayo ang mga tao sa kaisipan ng ating Panginoong Diyos. At mayroon pang isang disturbing na video itong si Azealia Banks patungkol sa kanyang mga ritual na siya ay sumasungguni sa witchcraft. Mapapansin natin na siya ay sumasayaw sa kanyang music video sa harapan ng all-seeing eye. At siya rin ay naghahayag ng satanismong pagsayaw sa pamagitan
ng pagsusuot ng sungay. Mayroon ding image ng bafflement sa kanyang background clip. Makita mo rin ang isang idol na siya ay nakasakay kay Molek, na ito ay associated sa child sacrifices. Mayroon ding crescent moon, picture ng Baphomet, at isang clip na siya ay nagsisignal ng 666, na ito ang number ng halimaw sa Revelation chapter 13. Ang mga music videos na ito, mga kaibigan, ay mga ritual na ang ating mga anak ay siguro ay pinapanood nila ang mga bagay na ito, na ang mga sikat na personalidad ay pinapakita nila at pineperform nila ang paghahayag ng kanilang pagkakampi kay Satanas at hindi sa ating Panginoon Diyos, na ito rin ay ginagaya ng mga tao sa buong mundo, lalong higit sa mga kabataan. Nawa ay ganito rin ang ating gawin. Mapapansin kasi natin na tayo nahihiya na ihayag ang kabutihan at gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Tayong mga Kristiyano ay tumayo na katulad ng paghahayag ng mga satanismo. Sila ay very proud sa kanilang pananampalataya. Kanila itong inihayag sa buong mundo. Kaya naman, bakit tayo mga Kristiyano ay hindi natin ito mahayag sa buong mundo? Ngunit ang mga bagay nito, ang pagtatras sa isang demonyo, mga kaibigan, ay ito ay isang danger, sapagkat tila baga harmless ang demonyo, ngunit siya ang pinakatuso sa lahat. Mas tuso pa siya sa ahas. Mapapansin din natin na si Azealia Banks ay gumagawa ng ritual katulad na lamang ng paglilibing ng isang hayop. Atin siyang panoorin, mga kaibigan. So, a lot of you guys don't know, but Lucifer the cat died 3 months ago. And we had to put him in the ground and we're digging him up for the very first time. Mga kaibigan, ito ang nangyayari ngayon sa Hollywood at ito ay pinapalaganap sa buong mundo. Kaya naman binabanggit ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 5, kung hindi natin isusuot ang baluti, ang armor ng ating Panginoong Diyos, tayo ay matatalo ni Satanas. Kaya naman, hinihikayat ko kayo mga kaibigan na maging malakas at matatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Na kung mapapansin ninyo, hindi mabuti ang demonyo. Kung tayo ay kakampi sa kanya, tayo ay mapapahamak. Katulad na lamang ng isang tao sa Brazil Devil's Carnival, siya, mga kaibigan, ang nagdipik bilang isang Hesukristo na minamak niya sa kanyang mga galaw ang ating Panginoong Diyos. Ngunit ayon sa balita, pagkatapos ng Demon's Carnival na ito, namatay ang lalaking ito sa pamamagitan ng isang aksidente dahil minak niya ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, nais nating magpasakop sa ating Panginoong Diyos na hindi ito isang maliit na issue, kundi ito'y napakalaking issue, lalong higit na kasalalay dito ang ating kaligtasan. Kaibigan, ikaw ay maniwala sa katotohanan na ang magdadala sa atin sa tunay na kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat sa inyo na sa mundong ito, Panginoon, punong-puno ng mga bagay na karumal-dumal sa inyong harapan. Panginoon, nakikita po namin na pati kami, Panginoon, na nananampalataya sa inyo ay iniwawala ng mundong ito. Tulungan kami, Panginoon, na huwag manaig ni Satanas. Gabayan kami, Panginoon, at tulungan kaming isuot ang armor ng aming Panginoon Diyos upang sa ganun ay magampanan po namin, Panginoon, na malabanan at matalo ang mga tao na ginagamit ni Satanas na maimpluensyahan kami na mapalayo sa inyo. Kayo, Panginoon, ang lumaban sa kanila sapagkat kami mahina. Salamat, Panginoon, sa inyong kalakasan, sa aming kahinaan, at salamat, Panginoon, sa walang sawa ninyong pag-ibig sa amin at pag-iingat sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito'y aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.